Yan yung increasing substrate. Basta pag may nakita kayong maraming ganito, usually minsan, ano yan, Dixon plot, pero dapat merong pababa. Kasi diba, eto, yung graph na to, tumataas yung inhibitor mo. So pag mas mataas, ibig sabihin sa part na to, mataas yung inhibitor mo. Kapag bumababa naman, kapag mas mababa dito sa mababang graph, ibig sabihin, mas mataas yung substrate niya. So nagkakaroon parang increase in substrate. Paano ulit? Pagbaba yung graph. Nagkakaroon ka dito na, di ba marami graph? Yung graph na yan, habang tumataas yung graph mo, yung slope ng graph mo, mas mataas yung inhibitor mo. Pag mas mababa yung slope ng graph mo, mas mataas yung substrate. Ano pa? Ayun o, di ba pagbaba yung graph? Pag nandito, ibig sabihin, mas mataas yung substrate. Pag nandito na, mas mataas yung inhibitor. Mas effective yung inhibitor dun sa part na yun, sa substrate na yun. Tapos pag dito, pag mababa na, ibig sabihin, mas mataas yung substrate mo. Over. So, ibig sabihin inverse. So, ibig sabihin, eto yung, ano to? 1 over, ano yun? Ano siya? Substrate inhibitor. Kunwari ha, huwag yung papapansin sa taas. Ganyan yung nakita nyo. Parang mga clues na rin. Substrate. Kasi diba yun yung 1 over? Pag inhibitor, ganito lang siya, inhibitor lang. Walang 1 over. So, pag nakita nyo yan sa graph, alam nyo na, kapag may negative 1, yun yung substrate. Oo, pag inhibitor, walang negative 1. So, yung dito, kaya siya mali, kasi baliktad yung sagot niya. Paano pag may negative 1, substrate? Pag may negative 1, substrate yan, ibig sabihin 1 over. So, yung sagot dapat dito sa number 13, Nixon Line Waiver Berg, yung letter D. Sino ba may suplex sa inyo letter D? Yung sa 13. Yung last page, yung pinakaunan na. Pag after ko matuloy, punta ko sa inyo. Kasi so, number 14. Sa pilito, blank is the substrate. So ano yung substrate? Diba eto? Cytidine. Cytidine. Whereas blank is the page number 14. Last page. Pero actually, nakakatulong siya ngayon dito kasi nakukita niyo yung computation. Kasi wala nang example si Doc eh. So yung dito naman, yung cytarabine mo, anong klaseng ano, inhibitor to? Tinuro ko yan kanina. Alin? Ito, yung graph na to. Ano? Non-competitive inhibitor siya. Kasi yung competitive. Oo. Yung competitive na dito, di ba? Somewhere dyan, nakakuntang lang siya. So, letter C. Yung sagot dito, letter C. Nixon plot yan. Wala namang kasing graph. So, ay, ito yung graph sa likod. Tapos, yung tanong dito, what is the Michaelis constant? Ano yung Michaelis constant? Km. So, di ba yung graph natin dito? Yan. Ito nakalagay, negative.